Clint din. Parang nagets ko na okay, gumanda yung change. Pero parang ang bagal pa rin para sa akin talaga eh. Yung power spike niya. Oo, nung power spike eh. Parang mas pipiliin ko pa yung 1-1 kasi mas masaya laruin yung 1-1 kasi may dodge capability ka. Tapos may sabog yung damage mo eh, pumuputok eh. Yung Clint, ano eh, medyo mataas ang win condition. Oo, pati karamihan kasi puro skill shot yung ano niya eh. Yung skill niya eh, So, kaya tingin ko yun din yung naging possibility kung bakit medyo hindi natin nakikita itong si Clint. Pero tingin ko pa mukhang papakitaan tayo ng Rich Apex. Ni Innocent One Ni Innocent One. Si Innocent One. Bigyan tayo ng isang malupit. Bigyan tayo ng isang malupit si Innocent One eh, no? Tama ka, no? Puro skill shot. Pero kasi kung isipin mo, si Brody skill shot din eh. Kasi si Brody, madaling gamitin. Hindi ka kaya ng Clint na parang... Meron siyang movements na yung mga ganun. Parang mas madali niyong ma-aim yung ano niya eh. Maintindihan ko pa kung Moskov eh. Parang kung Moskov kasi nakikita ko pa sa mga rank, nakikita ko pa sa mga stream yan eh. Mm-hmm. Nakikita ko pa na ginagamit din talaga pang ano eh, pang cheese pick. Kasi bilis din mag-clear ng wave para sa marksman kung tutos. Kung iisipin mo eh, di ba? Yung sabog. Yung splash damage. Splash damage, Well, ang laki. Tinan natin kung anong, kung enough ba tong Clint na debut natin dito sa MPL. Pero tingin ko, meron din sigurong nag-pick nitong Clint nung qualifiers. Natin, top 16 lang kasi yung na-broadcast natin eh. Kasi magkakaubusan eh. Magkakaubusan yun. Magkakaubusan ng Eros. Pero hindi ako naniniwalang wrong pick to eh. Setup kasi parang pinindot talaga eh, no? Kasi Ling, Lancelot Binan. So wala nang asasi. Kaso kasi may Yayabusa pa. Yun pa yung magiging ano doon. Magiging problema nung Clint. Nako, tingnan natin. Interesting, pare. Sobrang interesting niyan, tol. Pati kailangan niyang i-skill shot talaga sa quad shadows ng ano. Oo. Ng Hayabusa, kumbaga. Ang alam ko dati, pinipili talaga yung Clint, pero wala pang MPL noon eh. Wala pa. Oo, wala well, rin kasi matandaan kung kasi onti lang naman yung heroes doon eh. Oh, yeah. Diba, nung mga panahon ng sinaano pa, sinayolo pa ata yun eh, yung mga unang panahon na bago pa nag-MPL Season 1. So parang ano parang Roger Meta nga daw noon eh, sabi ni Jeff Cutie. Pero kasi unti lang din ng heroes noon eh. So pati ano pa yun eh, ang alam ko karamihan ano eh, well most of the mga cheesy picks, mga cheesy strats pa noon, mga funny, mga tipong since unti nga lang yung mga heroes na makakapag-lockdown dun sa hero, yun din yung mga burst, yung mga meta last season 1 pa. Pero yeah, sobrang interesting ng draft dito ng Rich Apex. And well, yung sa ano rin eh, yung sa gray, tingnan natin. Hindi ko na nga nakita. Kuha nila yung pulso. Oo. Nakita ko yung last two picks. Hindi ko na nakita yung last two picks ng gray. Mamaya makikita natin. Kasi nasurpresa kami sa Clint, guys. Ako, to be honest with you guys, kami ni TDZ, first time namin makikita in action ang isang Clint. Nakikita ko lang yan sa Brawl. Parang ano lang din, no? pandagdag win rate. Iyan natin sa Brawl para ano. Ako pag sa Brawl, minsan diyan ko lang din nagagamit eh. Yung mga uncommon yung random, na hero, no? Yung pag kasi minsan pag gusto namin mag-aaral ng hero, ako, inaaral ko sa Brawl, hindi ko sa inaaral sa Classic eh. Oo. Yung mga matatapang tol, inaaral sa rank. Inaaral sa rank, inaaral sa rank. Rekta. Pero rank. Alam ko kailangan muna gamitin mo ng 2 beses sa Classic eh. Tama ka, kumbaga, kung hindi enough sa Classic yung aral nila dalawa, irarank na nila agad. Irarank agad yan, labang ka agad. Oo, gera ka agad. Ano kasi yung nagbagong update, ganun na. Pag may bago kang hero, kailangan mo munang i-classic. Or i-brawl ng dalawa. Magiging ano siya, hindi siya selectable sa rank. Hindi, Dati pwede mo i-rank. Yung mga tipong kakabili mo lang, tapos gano'n na ito. Rank na yan, sige. Lakas ka naman eh. Ngayon, etong Clint, no? Wait lang guys, we're just waiting for the official statement from our marshals. I'm not really sure if it's a wrong pick. Pretty dizzy. Posible. Posibleng wrong pick eh. Oo, kasi, well, talagang unang beses talaga mga kaibigan na nakikita namin talaga itong Clint in a professional scene. Oo eh. And, well, especially dito sa MPL. So, tingin ko gana rin eh kung tutusin eh. Kung kaya nilang i-pull off to or nagkaroon siya ng magandang farm. Oo. Kasi sabi mo natin kanina na kailangan niya at least 3 core item bago siya mag-shine talaga eh. Maganda kasi yung passive niya, yung double attack eh. Gets eh. Kaso kasi may Claude naman, so... Di ba? Sabi ko ako ano yung malapit dun sa... May Claude naman na may double attack, so... Pwede, sige, makikita natin. Kung baka kung ano yung malapit na hero dun sa Clint.
Pagpasensyahan nyo na kami ni Kuya TDZ, guys. We're just too surprised right now with this pick. We're excited to see this. I think mabagal lang dito yung lineup ng team Empire. Given na Clint yung pinili nilang marksman. Kailangan, kung either babagal o kailangan nilang mag-make ng space para kay Clint dito. So yung apat kailangan laging gumera. Kasi kung iisipin mo, dito sa kabilang side, fast pace to eh. Johed, Farsa. May back siya pa. May back siya pa. Diba? Yung last two picks, hindi ko na talaga nakita. Pero, given the situation, ibig sabihin dito, TDZ, ayun, may Hayabusa pa. Ibig sabihin, Clint is not safe. Kailangan niya rin mag-purify dito. Tama ba, TDZ? Tama. Purify, again, with the lockdown, since yung back siya is nandyan pa. Tignan natin. Hindi, tol! Totoo nga! Na talaga si ano! Retri Clint, pare! Retri Clint! Nako po. At yung last pick ng Gray is Alice at si Imbat. J-Lo ang gagamit nito. Eto na! Alice pala si Imba, no? Mm-hmm. Pero eto kasi yun, Kuya TDZ eh. Oh. Retri Clint. Ewan ko na. Gusto ko na lang masurpresa. Ano? Nag-hunter's knife sa kaagad. Kumbaga parang, kasi ang karamihan na ginagawa ng mga jungler ngayon, hindi agad sila pumuforces ng hunter's knife. Tapos yung unang wave, punta muna sila doon, clear, tapos tsaka rekta ng jungle. Kasi ito, rumekta agad sila. So yun pala ang technique. Oo, gera kaagad, jungle kaagad. Jungle, Actually, mas marami na nga teams ngayon ang prepare na jungle kaagad, tapos ibibigay na lang yung mid sa... Support. Oo, sa mid hero na hero para kumbaga hindi magka... lituhan sa XP. So yeah, I think it's fine that you have the jungle. Let's see lang kung gaano kabilis itong si Innocent 04 mag-farm dito, kaibigan TDZ. Pero pare ha, nakuha ng Gray yung orange buff ni Innocent 04. Na-steal, ni Balagbag. At tingin ko yun po naman yung magiging pwedeng pang-early dito ni Clint because of that dual damage. At mas madali siya makakaproc with that ejector. Mga kaibigan, tingin ko makakuha agad dito ng magandang pick-off yung Team Gray. Oo nga, Kuya TDZ. We shall see kung ano ang magiging dilemma dito. Of course, ng team Panda. Pero mukhang okay pa rin naman sila dito dahil nga na-delay lang nila dito yung orange buff ng Team Gray. Pero kung iisipin mo, nakakapag-farm actually, kaibigan, si Baron 333 dito sa baba. So mukhang okay pa rin naman, okay. Parang hindi nagmamatter dito yung Clint pick dahil mukhang nakakapag-farm pa rin naman ang both of the teams. Indeed. At ito na nga magiging next target nila dito. Turtle area at lumalamang kaagad ang Panda and Gray. Balagbag 143. Nag-aabang lang din ng magandang opportunity but retribution will be taken. Wow. Innocent One taking it down. Meanwhile, merong si ito yung sinasabi nating ruthless aggression coming in from Team Gray. The Joed and the Farsa combination. Safe na safe, Kuya TDZ. Safe, tol. Si Innocent. Ang ano yan. So, tingin ko ang hirap niya rin pasukin or i-kite out or close yung gap. Kasi meron din siyang second skill, yung trapping recoil. Oo. At pwede niya rin i-stun or i-disable, i-mobilize yung hero yung kalaban. Yeah. Magandang pantakas din yan. Let's see kung ma-utilize siya ba yan as the dragon. Ngayon ay mapupunta kay Dark Warrior. Imba, J-Lo and company will just dodge it out. So both of the teams just preparing themselves probably for the next round of the buffs. Hindi pa rin nahuli dito si Innocent 04. Pero kung titignan mo si Alusyon, or sabihin natin attention. Attention pala yan. Para bang magulo ang nangyayaring ano, no, Kuya TDZ? Magulo ang nangyayaring targeting ng dalawang teams. Totoo. Pati nakikita natin dito yung ano, yung targeting ng Gray talagang they're always focusing on shutting down Dark Warrior. Kasi nga naman kasi mas mahirap kapag nakakuha agad siya ng early item. Siguro kahit isang Bloodlust Axe lang is enough for him to start the fight or at least sustain the aggression once na pumasok siya using the Black Dragon form. At nagmi-mirror din ang movements dito ng Panda. Sinubukan niya i-flicker yun, Tol, yung shield unity. Yung kanina, no? Mm-hmm. Tignan natin kung magiging effective ngayon as Kinesu actually is trying to tank out all of the damage. There you go, Farsa ultimate. Get up si Sackboy dito. Ang matitira ngayon ng Farsa, but that is Innocent One. Normal hits after normal hits. This Clint, ladies and gentlemen, ay nakakapagbigay ng damage.
Para syempre dito sa side ng Rich Apex, bakit nga naman natin hindi pipilitin? Bakit nga naman natin hindi pipilitin? Ito yung may M2 skin. Totoo. Kumbaga ito yung prepare dito ni ano ni Moonton for the upcoming ano, for the upcoming tournaments. At nakita natin na hindi rin siya gaano na pick nung ano nung M2. Oo. Pero well, looking really good sa side ng Panda Gaming dito, looking at the items here. Cho, si Baron 333 nakakuha, marapit na siya makakuha ng kanyang BOD at tingin ko yun lang din yung kailangan niya just to get that additional damage on top of the high and dry. Correct, it's all about the damage dito, TDZ. I mean, Clint, kapag nag-quick draw kasi yan, dun, yun yung main damage output niya. Ang problem lang kasi pag quick draw niya, nakatayo lang siya. Parang limang bullets siya, natatayo siya. Kaso kailangan niya talaga mag-second skill. But this time, without any purify, nako, hindi siya makakawala doon sa Johed Ejector. Meanwhile, matitira dito, of course, ay ang dalawa niyang kampi. Alusyon, nako, napagamit pa ng Spiral Strangling, pero binatukan ng Bulalakaw. And now, ang matitira ay si Dark Warrior. But I think everything will be dark kay Dark Warrior dahil nga siya ay mapapatumba na rin. That is a 1-4-4 exchange in favor of Team Gray. Ano nangyari doon, Tads? Ang ganda ng position yung doon ni ano ni si Kuno gamit yung kanyang Parsa. Again, 2-2-4 ang current standing niya, but at again, making sure na dapat nasa loob siya ng brush bago siya mag-ultimate, kaya nahirapan din yung Panda na i-target siya. So again, really good positioning para kay si Kuno. At also balagbag 1-4-3 on that fight, just isolating everyone in and also using his additional shields after niya gumamit ng smart missile para mas mas makaposition siya, mas lalo niya madedepensahan dito si Kuno. Pinabalagbag sila ni si Sky Kuno, ni si Kuno, pati ni Balagbag. Yun yung nagiging main plan dito ng Team Gray. Yes, pwede natin sabihin, siguro confusing yung mga nagiging skirmishes dito, kaibigan TDZ. Uh-oh. But I think it's clear na ang laging nagdidikta ng laban ay itong Team Gray. Si Balagbag at saka si Sky Kuno. Laging nasa kanila yung gera. Laging nasa kanila yung camera. Pati sakto eh. Yun talaga yung draft nila eh. Pabilisan, habol tayo ng habol, meron tayong back siya, meron tayong Balagbag. Meron din tayong si Kuno na naka-wings by wings. So, habol kung habol talaga ang labanan dito sa Gray. And with that, they have an ample lead with about 500 gold lang. And speaking of Balagbag, here we go, the initiation. At mukhang huli nga kagaan dito si Balagbag. Nice ultimate para sa Parsa dito, but it's not gonna be enough. Nako! Nice pick off. Apat kagad ang gumera dito para sa side ng Team Panda. Meanwhile, Sackboy, sasaluin niya lahat ng squad shadow kill dito. Meanwhile, nagkatabi-tabi sila. There you go. Team Panda will manage to survive the shadow kill and will probably get this turtle. Pero we're having ourselves a turtle dance. Sino ngayon na mag-initiate? Nakubos na ata ang skill dito ng Team Panda dahil papasok ng Blood of Flowing Blood. Itong si Alice at nako si Dark Warrior pang susunod na biktima. 1-for-1 exchange. Akala natin sa Rich Apex na mapupunta yung turtle. Pero hindi, Sky Gray pala. Pero nako si J-Lo! Nako! Nahuli si J-Lo. And that's an opening for Team Gray na makuha at ma-steal yung opportunity na yung turtle buff. Mukhang mapupunta pa yata siya kay Draven. Pero naging medyo maasim, ha? Ang galaw ng Team Gray dito. Meanwhile, Sky Kuno with the Purify. And nice! Imperial Justice in mula kay Alusyon dito. And here comes the crit damage yung sinasabi natin. Kaibigang TDZ, Innocent One comes in with another quick draw. Nako, tapos sa may grenade sa muka. There you go. Where's the damage output? Medyo nabibitin as Team Panda will also get away. Ang ganda rin talaga ng pagkaka-disengage doon ni Kenesu. Again, using the additional defense or damage reduction using the Tortoise Poisons. And also yung ano niya, yung kanyang unity. So sobrang bilis niya makatakas kaagad. Inabsorb niya lahat ng damage sa side ng Team Panda. And also give a lot of opportunity sa side ng Team Gray para mapag-dish out. Kaso, ramdam na rin natin, Manjin, yung, ano, no, yung damage dito ng ni Innocent One. Kumbaga, yung kanyang quick draw plus yung pagbato niya ng grenade, that's a Kenesu tank na nakatang emblem. Oo. Siguro kung si Balagbag yun or kung si Draven yung mahuli doon, malaking possibility na makakuha siya ng pick-off. Yeah, definitely TDZ also with the procs nitong orange buff na to mula kay Innocent One. Again, this is still a marksman. So, of course, of all of the marksman, makikita mo dito, kaibigan TDZ, na isusulat na taga na kapag umabot ng late game, magkaka-damage at magkaka-damage ka talaga eh. Diba? Hindi ka pwede rin lumapit basta-basta. 5 procs nung kanyang quick draw na mabilis, kayang-kaya niyang kumuha dito ng instant crits. Kaya I think ang build niya ngayon ay Berserker's Fury kagad.
para sa kanya, para mag-proc na mag-proc yun. Let's see, again, it's a different situation pa din kapag nagkaroon ng mga pick off situation, kasi kung iisipin mo, delikado pa rin eh. Kasi Hayabusa Johid to eh. Oh. Na pwede kang hulihin. So kailangan mo Winter Trancho, Wind of Nature maybe. Mm-hmm. Since wala kang Purify para pang save sa sarili mo. Pati more of the damage din kasi ng Team Green, more on physical attack. So yeah, I completely agree. Tingin ko second item or third item at least mag-build up muna siya ng kanyang physical damage. Para at least mas madali yung pag-execute dito ni Dark Warrior kung sakali magkaroon siya ng opening dito. At mukhang nagkaroon ng unting shuffle dito sa may Lord area. Nakabalik at nag-regen ng konti dito yung Lord. Pero kitang-kita sa telescope dito ni Balagbag 143 na naglo-Lord ang Panda. And that will force a rotation here sa side ng Team Gray. Who's gonna take it? Umiikot ngayon si Balagbag. Napagamit na ngayon ang Black Dragon form. Si Dark Warrior, nakita niya yung tatlo. Pero nasa loob si Balagbag. At siya yung binalagbag. Oh no, pero meron pa siya immortality dito. Pero may knock-up magmumula sa Lord. Actually, kay Cho pala yun. Binalagbag niya si Balagbag. Habang si Imba J-Lo, one on one with Illusion. Nako! Mas malupit ang sampal ni J-Lo sa'yo. Habang nako, sinabaron nako, nandito pa rin. Nice ultimate with the Farsa ngayon. Yatap si Innocent One. Pasok si J-Lo. Stun mula kay J-Lo. Knock-up mula kay Kinesu. Ang gulo nangyaring laban dito. Pero ang nangyari, na wipe out na ang Team Gray. It is of course Reach Apex, ladies and gentlemen, taking that team fight. Baron 333 with the movements. 306 na pala siya dito, DDZ. Oh, tol, at kakakuha niya lang din ng kanyang Blade of Heptasis. At ang daming item ang nakuha dito sa side ng Panda Gaming after that engagement. At ang ganda rin ng pagkakaposition dito ng Panda. Tingin ko dahil lang din dun sa part ng area na pinuntahan nila. Parang imbudo eh. One way. Pero ang sa side naman ng Team Gray, na-separate sila dun sa may Turtle Cave kanina. Oo. So, medyo nahirapan talagang mag-build up ng damage dito yung Team Gray. And with that, they will be punished for their positioning at numamang kaagad dito ang Team Panda. Almost 5K, Gene. At talagang dire-diretso pa rin talaga ang paglakad dito ng Lord sa top lane, and also giving an opportunity for them to at least ma-secure nila, o dire-diretso lang din yung pag-gain ng advantage sa side ng Panda. Grabe, no? Tinitignan natin dito ay si Innocent One, pero ang kailangan pala nating tignan yung galaw ni Baron 333. Mm-hmm. Kasi siya pala ang nagbubuhat ngayon sa side ng Reach Apex na never siyang nahuhuli. Let's see, Balagbag na naman mamasastan dito. Nako, nag-circling eagle na. Napakagandang ultimate mula doon sa Sylvana. Sa Ikuno na pa ultimate na din. Nako, wala nang na-target dito ang ninja na si Hayabusa. Mega kill na nga si Baron 333, pero na-shutdown siya. Masyadong malalim dito para sa side ng Panda. Pero Innocent 04 taking down two heroes with that double kill. Innocent 04 with this Clint. Can he go for the push here in the bottom side? Napakasakit ng quick draw dito. Ibang klase. Makate-kate na nga. So, that was a back shot, Ads. Sa bagay, kung babarilin mo yung gulong, mabubutas yun. Totoo! Naging technique dito ni Eason Sinopor. Nag-abang lang siya ng power spike niya na I think he does have enough or at least 2 core items dito on top of the Berserker's Fury. Correct. So, ramdam na ramdam ka agad yung sakit dito ng Clint. At kasi yung additional damage din niya eh. Berserker's Fury. Endless battle, magic sword, plus sa tingin ko magta-transition na siya into Rose Gold Meteor pagkatapos. Well, additional, since he lack mobility, second skill lang, at hindi rin siya nag-flicker or purify, tingin ko yun yung pwede maging sagot dito against Farsa si Kuro. Definitely, tapos may onti kang movement speed coming in from that endless battle. Mm-hmm. Every time you attack, tapos syempre, meron ka pang, there you go, that support Matilda on your side. With the guiding winds na pwede kang tulungan makapag-escape. So yeah, this is Reach Apex, ladies and gentlemen, really giving Team Gray a hard time on this game. And mukhang nagiging dilema dito ng Team Gray is parang na-out of position si Balagbag eh. Oo, pati masyadong malalim yung pasok dito ni Balagbag. Well, we understand na talagang kailangan siya yung mag-initiate or mag-start ng fight sa side ng Team Gray. Pero ang nagiging problema si Dark Warrior, yung gamit ng kanyang Black Dragon form, lagi niyang naka-cancel yung Feathered Airstrike dito kanina pa. So wala gaanong constant damage yung kayang ibato dito ng Team Gray when it comes to artillery. And also Hayabusa was always getting trapped every single time at na-out of position siya, kaya now tingin ko lumalamang at nakakahabol dito yung team Panda. I think it's all about Dark Warrior, even though hindi nagiging maganda yung mga engagement niya. The fact na naka-cancel niya dito yung Farsa,
sa ultimate. Tama ka, TDZ. Ibig sabihin nun, eh, wala nang extra damage output ang team dito ng kabila, ang team dito ng Team Gray. Kasi parang dun sila umaasa sa Farsa setup eh. Oo. Ngayon, without that, without the Farsa, hindi rin makakapag-spam ang Team Gray to the point na nakakaya nilang i-push yung kalaban nila. Ang daming panghuli ngayon ng Team Gray. Meron silang Imperial Justice, meron silang Cho, di ba? Tapos may Dragon pa sila. So all of the CCs sa mundo ay nasa kanila na, pare. Pati ang bilis din nilang humabol gamit nga yung kanilang ano, guiding wind, sabi mo nga kanina. Ano, nakaka-disengage ka agad yung Clint at nakakapaharas ka agad sila at nakikita nila agad yung opening na kailangan nila para ma-takedown ka agad yung Farsa at yung Hayabusa. So, ang dami. Sobrang flexible ng draft dito ng Panda at tingin ko, there's still win condition sa side ng Gray. Kailangan lang taga nilang makapag-secure ulit ng isa pang area na mag-start ng fight. Yung parang ginawa nila kanina, Farsa nasa loob ng brush para hindi siya agaanong mahabol o medyo tago siya. Well, kung iisipin mo, TDZ, this is still an Alice. This is still an Alice, I mean, para sa side ng Team Gray, na maganda yung nagiging scaling pagdating sa late game. Lalo na kapag ano na talaga, unli na yung orbs niya. Oo. Yung umaabot na ng 70, umaabot na ng 80. Sumukhang goods pa rin kasi again, Innocent One, ang meron lang siya dito ay Rose Gold Meteor. Malambot pa rin ang isang Clint. But I think ang kailangan natin talaga bantayan dito si Baron 333. Making the place for Team Panda alongside with Dark Warrior. Dalawa sila eh, na pinapasok lagi yung Parse eh, di ba? Pati ano eh, mukha parang sobrang bilis ng entry point dito ng Panda. So ang dami nilang problema. Kailangan nila ditong tignan or laging i-check kung nasan si Baron 333 at also yung initiation dito ni Attention or ni Alcyon with the Imperial Justice. Correct, so the best thing that they can do right now is Kennis to play defensively muna. Hintayin muna nila na magkaroon pa ng isang item dito si Draven, currently sitting at 227. Kaso maging problema dito, laging nakokontrol na ng Panda Gaming yung jungle area, removing that purple buff away from Draven. Yeah, so ngayon si Draven, let's see kung kaya niya bang makabalik. Again, Tadge, hindi nagiging successful ang Hayabusa today. Oo, no, isang beses lang, nakita lang natin kay Chu. Para bang ang hirap din mag-Hayabusa ngayon kung iisipin mo, kasi nabanggit ni Rob Luna kanina na kapag Hayabusa ang kailangan lang gawin ng team, magdikit-dikit. Oo. Eh, uso Matilda ngayon. I-divide, no? Ang dami pang shield din pati ng ano dito, ng Panda. So, it's really, really difficult for them to secure that kill. Tingin ko, ano talaga eh, game time lang eh. Baga play with the time eh. Patience is the key ang magiging sagot dito ng Gray. Pero, looking at the net worth, 10,000 net worth lead na lamang dito ng Panda Gaming, Kuya G. Correct, kaibigan TDZ. At tignan mo, na-quarantine na lang yung Team Gray. Dito sa base nila, pinapractice nila yung recall kung gumagana. Tinitignan nila kung gumagana ba. Nako. Umabot na sa ganito na naubos yung resources nila, pare. Nako, sandali. Pangalawang BOD na ba ng Baron 333 yun? O tsaka niya lang kinumpleto yung ano niya, yung dalawang sword niya kanina? Tsaka niya lang ata na kumpleto. Pangalawa! Dalawa na! Nako po. Ang sobrang sakit na niyan. Ni hindi niya binuo yung Dreadnought armor. Casual lang, no? Oo, casual lang. Yun lang naman kailangan niya. Mm. Kesa mag-giras eh. So talagang all out physical damage para dito kay Baron 333. At tignan mo, tabla sila ng farm ni Innocent 04. Kaya sila nahihirapan ng ano ng damage and pag-deflect ng damage dito. Kasi dalawa na yung nagiging core dito ng Panda Gaming. Makikita natin yan kung kaya nga ba tapusin ito ng Panda Gaming. Reach Apex, ladies and gentlemen, trying to end this game. Here comes the Dragon once again. Reset na, pulado na kagad dito. Of course, si Palagbag. Palagbag! Pinalagbag na naman. Wala na itong kailangan sabihin pa dahil siya ay mawawala na. 38 seconds sa kanyang death timer. Draven, pulado na rin. Quick draw coming in from Innocent One. There you go. Double kill from the Clint. And for the first time in forever, my Clint nananalo sa MPL tournament. Ibang klase. Ganun pala gumamit ng Clint, no? Kailangan, well, tingin ko ang dami na niyang baril kasi bumili pa siya ng malipig. Ang dami na nun. Pero, well, kidding aside, guys, Berserker's Fury, Endless Battle, into Magic Blade, Rose Gold Meteor. Ang ganda agad ng pagkakinishit. Tingin ko rin kaya kung isa sa mga reasons kung bakit nag-enable dito yung Clint is because of the Matilde. The Matilde, no? Din eh, no? Kasi parang bitin kasi yung ano ng Clint eh, bitin yung mobility. So with the Matilde coming in, TDZ, nabibigyan siya ng extra mobility. Kasi yung quick draw talaga yung mahirap dyan eh. Kasi yung quick draw mo parang kang Farsa na magsistay ka lang. Yung kahit galawin mo, hindi ka galaw eh, hanggat maubos
yung baril niya. So with the Matilda na meron, napoprotektaan siya. And kung iisipin mo dito, kaibigan TDZ, I think masyado tayong nag-focus sa kanya. Pero ang gumawa ng lahat-lahat, sinabi mo, men, dalawang BOD, dalawang spada. Dalawang BOD. Baron 333. Nako. Iba talaga pag nagalit si Baron. Pag nagalit si Baron, kung ano-ano nangyari dyan eh. Ang kumulating kasi ng damage niya. Dalawang BOD, kasi wala, pang high and dry tool. Yung mga parang, hindi ka pwedeng, hindi mo siya pwedeng kalabalin ng hindi ikaw talaga. Na mag-isa. Hamuni ka, sundukan ni Baron. Oh. Out, 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 out. Ang hirap. Pag si Baron hirap, nagalit, wala. Wala. Ang walagbag hirap. Ka. Walagbag talaga. Oh. Nagalit si Baron eh, no? Men. Si Cardo Dalisay nga, pinapalagbag niya eh. Oo, oh, talagang hindi, tingin ko talaga ano eh, si Cardo Dalisay kasi ano eh, kahit anong beses mong patayin, babangon at babangon ulit eh. Parang ganun talaga eh. Pero mayroong protection ni Matilda, tol.